We have Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas on the line. Good morning, Benjo. Yes, good morning, Ms. Angela and Sir Angelo. All right, thanks for joining us again. Siyempre, unang-una, what's your reaction to PBBM's push for the implementation of the old school calendar? Sir, of course, no, we're happy po that the President finally decided on this. No, actually, prior to this naman, no, last week, napag-usapan din natin ito. No? Prior to the President's departure po, no, to Europe last month, ay sinabi niya, no, that he is moving to, no, ordering the Department of Education, instructing the Department of Education to work for the swift, no, for the immediate revert to old school calendar. Yes. At yung DepEd naman siguro ay ano naman po, no, na respond ng DepEd, no, in accordance with the wishes of the President, no. Yes. Kaya po, nung last week doon sa Senate hearing, ay the deputy revealed that they have this aggressive proposal of ending the school year 2024-2025, no, earlier by March 2025, so that we may be able to open the schools po, the school year 2025-2026 by June. So, tingin namin, ito na yun. Sana. Yes, what is your initial thoughts on the aggressive option na supposedly 100, correct me if I'm wrong, 165 days sa school calendar na lang ang matitira. Ano po magiging impact nito and how can we make up for this loss? Tama kayo din, Sir Arino, no? Kasi 118, no? Traditionally 180 po yung inaabol ng opo ng DepEd. It's actually prescribed na necessary naman data. In fact, wala naman talagang sinasabi ng minimum. Meron maximum 220 days. So, ang haba, no? So, from 180 to 220, so medyo malayo po yan. No? Pero, historically, ang DepEd po ang hinahabol lamang niya ay 180 days. Ngayong school year po na ito, no, napatapos na 179 lang, no? Kaya po yung proposal namin, 174, so up to April 11, 2025. No? Yeah. Pero yung DepEd is more aggressive. No? So, hanggang March lamang siya, with 165 days. No? So, maraming paraan, no, na pwedeng gawin. No? Gaya ng declaration ng asynchronous classes during summer days. No? Basta okay. Asynchronous, no? Kami naman, laban kami dun sa asynchronous. Eh. Basta, yung totoong ibig sabihin ng asynchronous, no, na hindi na po inoobliga yung bata na i-check yung kanyang na ginagawa, no, for yung real-time na natakot yung bata at no teacher din. Ano po, no? So, may mga ganun po tayo. And that impact, masasabi nga namin, kahit pa nga hindi magkaroon, ano, ng mga makeup classes, no, kung tinantos, no, ay pwede pa rin yung 165. Basta i-maximize lang po natin ito doon sa purely, no, teaching and learning process, no, teaching and learning activities na at huwag na muna, no, let's do away with the extracurricular activities po in our school sagat maaari. Ano po ba magiging impact naman po nito? Possible impact naman sa mga teachers itong aggressive option na to na makabalik sa dating school calendar? Inaanala po namin ito, no? Sa tingin namin, wala naman. Kasi ang unang-unang resistance din talaga, no, na kung sakasakali ay kung mababawasan yung aming school break, yung aming bakasyon, no, na pinatawag po. No? Hindi naman po. No? Kasi itong school year po na to, no, we still have. No? Itong bakasyon po na to, we will still have 58, no, days, no, ng school break po, no, from the supposed 60 yan. Pero part 2 yan, no, ng aming mga compromise sa Department of Education during the January 16 dialogue po. No. Sabi, okay lang naman, no, yung dalawang araw na nawawala na yan. No, at susunod po, no, yung susunod na break, school break po next year. No, mas maluwag po siya. No, kasi kung March 31 tayo magtatapos, buong buwan ng April at Mayo, no, ay bakasyon. Right. No, so, ibig sabihin, makakakiyak po tayo, na meron tayong 60 days, no, na school break. No, and of course, hindi naman June 1 nagsisimula ang klase, di ba? Perhaps, so, within the first week of June pa po yan. Alright, opo. Maraming salamat po sa inyong oras. Teachers Dignity Coalition Chairperson Benjo Basas, nasa linya po natin siya joining us today. Thank you so much. Maraming salamat din po. Thank you.